Ito naman yung piko ito. Papakita ko sa inyo, may nagpuso. Ipinapakita sa lugar sa Sampaloc, no? Yung, ang nagpuso niya, si Ronald Gunday. Inaresto na po siya. Inaresto po yung nag-post niya. Gusto ko lang maging fair sa inyo. While we listen to you, to your post na binibigay sa amin, thank you very much, we act on the matter as long as it is true and honestly done. No? Pag may masamang intention, papanagutin namin sa batas. Ito po si Ronald Gunday. Nagpuso siya, di inamo, na nagaganap na tupada sa barangay 432. Ayan po. Pakita mo yung real-time video. Actual footage. Kasi yung siniyasat namin. Sabi ko sa inyo, sisiyasatin namin. Pero hindi kami magsasayang ng oras, kapasiyasat, upang malaman lang na fake. Pagka fake, at alam namin iba ang intention, papanagutin namin sa batas. At ngayon po, nais kong ipaalam sa inyo, si Ronald Gunday ay inimbestiga na po ng police station po sa pagpo-post ng faking photo sa pamumuno ni Colonel John Giagi. At meron tayong kuha na CCTV bilang ebidensya na kung kailan niya yung pinost at sinabi niyang araw doon, kumuha tayo ng CCTV noong community at nakakuha tayo ng kopya na walang ganyang nangyayari. So madalit salita, yung picture na yan is an old picture na sa left side. Yung video o picture na yan na nasa kanan, yan po yung ebidensya ng walang katotohanan. So bakit ito mahalaga yan? Mga kababayan naman. Pag hindi naman totoo, huwag na natin ipopost o re-repost. Kasi hindi po nakakatulong. Kasi kami tutubong. Kasi ang paniwala ko, tapat kayo. At ang intention niyo maganda. Which is, siguro for the first time, ngayon na kami nakakita ng pic. Bye. Pag ngayon na kami nakakita. Eh kasi hindi naman kami natigil kakatugon sa inyong mga ipinakikisuyo. O, pero, pag pic, at masama ang intensyon, siya po ngayon ay nakakaharap sa kasong violation of RA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012, at RA 11469, Bayanihan to Heal as One Act. Yan po, yung dalawang batas na kanyang nilabag. No? Fake post, fake news. Hindi ko alam kung ang intention niya guluhin ang damdamin ng tao na hindi naman dapat. Okay lang kung totoo. Katulad ninyo, nakita ninyo yung pinusyo sa akin sabong. Kahit saan sulok pa sila ng Pilipinas, hahanapin ko sila. O, lalo't kung ginawa ng mga hindi taga rito yun. So, gagawin po ng aksyon ng lungsod. Pero para hindi maubos ang oras namin, kakapasok sa mga fake na post, o papapanagutin naman namin yung malisyosong post. O, siya po ngayon ay may kaso na. Pero, kaya po ang pakisuyo ko lagi, mga kababayan, kapag nag-broadcast kami, manatili kayo at para lahat ng anggulo ng impormasyon ay makamit ninyo kasi yun yung impormasyong bilang giya o guide nating lahat. So, muli, isang Biyernes na naman. Ngayong gabi ay kundi man nung kalabisan sa inyo, mga kababayan, isama natin sa ating dalangin ang mga frontliners, health workers, police, barangay, mga tao sa pamahalaan for them to succeed in fighting COVID-19. Isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumakabilang buhay na ng mga frontliners natin. Sa kanilang pamilya, maraming salamat sa inyo. Sa mga naulila, maraming salamat sa inyo, naulila ng frontliners. At ipanalangin din natin na sana ang mga sakit ay hagkan ng kamay ng Panginoon Diyos, na sana sila'y gumaling na. Sa mga nahihirapan, sana bigyan ng kalooban ng Diyos ng kagaangan sa buhay. At sa ating mga tagalungsod,
ang Maynila. Lagi ko sinasabi, sa finals tayo rin ang makikita. Kaya po, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Manatili kayo, abangan ang aming mga broadcast para sa sapat na impormasyong inyong kakailanganin, lalo na patungkol sa kinakaharap nating krisis. Ngayon, mga kababayan, isa na lamang po ang kulang na recipe para mapagtagumpayan natin ang laban natin sa COVID-19. Kayo na lamang po. Kaya sana makiisa po tayo, mga kababayan, nasa mga inyong gawain ang katagumpayan ng laban natin sa COVID-19. Sa ating Pangulo ng Bansa, Mr. President, maraming salamat sa tulong na ibinibigay niyo sa Maynila. At mag-ingat po kayo. Isasama namin po kayo sa aming panalangin. Sa iba't ibang bahagi ng gobyerno, maraming salamat. So hanggang dito na muna muli, mga kababayan. Hanggang bukas para sa aming panibagong update. At pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Magandang gabi po. Manila, God first. Maraming salamat.